Sa ating po patuloy minamahal, tayo pinadako na po sa ating pag-aaral o pakikinig na banal na salita natin pinamalapain ni Jesus bilang pagbibigay galang sa banal na salita ng malapain o. Tayo po muna minamahal, panandalan po tumayo at narito po akin ay binibigay buong pagkakataon sa ating beloved preacher, Bong Byong. Amen. Praise God. Amen. Praise the Lord. Praise po sa ating beloved preacher. Balalang na magtilya. At hinihiling ko po mga minamahal, tayo may na po'y manalangin upang tayo po'y samahan pa po ng ating dagilang Diyos, lalo na po sa kanyang mga banal at sagradong salita ng ating mga Panginoon. Praise the Lord. Tayo po'y magkaisa manalangin. Papagpala po namin ang mga Diyos na makapangyarihan sa lahat sa pangalan ni Jesus, mahal na Panginoon. Patuloy po kami nagpapabot ng Diyos po sa pupupuri, pagpasalamat, mahal na Panginoon muli sa pribilehyo pinagkalumon sa amin sa araw na ito. Na kami po'y dinako mo sa lugar nito upang dito ka namin sambahin sa Espiritu at sa katotohanan. Salamat po Diyos sa pagkakataong pinagkakalumo sa amin sa iyong makapatid na kapiling po namin sa mga oras na ito. Mahal na Panginoon, salamat din po sa pagkilos mo sa aming kalagitnaan sa iyong matamis na presensya, mahal na Panginoon. At kami po ay nasa bahagi po na pag-aaral ng mga salita, tulungan po yung kapalingkod sapagkat sa ganang sa akin. Walang-wala po akong magagawa, mahal na Panginoon, sa iyo lamang po akong maasa, ikaw maglagay ng mga salita sa kabibig. Daluyan ang pagkaing pagpapalang espiritual, mahal na Panginoon. At ako'y patuloy lang po ako mabawin ng kapatawaran sa aking pagugulang at pagkakasala sa iyo, mahal na Panginoon. Sa pangunat panalangin at pagluda ay malapit Pastor, Wilderness Rod Almeida, aming sama-sama sinasaway lahat po ng gawa ng kaaway sa aming kaligitnaan. Demons of belief and doubts, we find the power of darkness, cast out, cast out. In Jesus' name, amen and amen. Purihin po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. We will say praise the Lord. Hallelujah. At habang inihanda po natin mga minamahal ko yung unang talatang ating bubuksan at ibabasahin dito po sa aklat po ng Proverbs chapter 14 verse 35. Ako muna po yung nagpapaabot po ng pinakamataas na pupupuri, mataas sa pagluwalhati, mataas sa pagdakila at pagsamba ay tangi sa ating pinakamamahal na Panginoon po lamang. At ako po yung nagpapaabot po ng dobling pag-alang at pag-espeto sa ating beloved honorable pastor, Wilderness Rod Almeida, the entire prophet of a loving God, maging sa lahat po ng kailang mga anak, Almeida children, Almeida family, grandchildren, at sa ating patuloy po na pag-alala sa mga itong alaturo po natin, dearly beloved son pastor, Lina C. Almeida, Harvey at Mama Dear, at binabati ko rin po ng magandang hapon ng lahat po nating mga beloved workers at sa lahat po nating mga beloved preacher, sa pangunap po nating ordinary preacher, at ibulay para po ikaluya, sa lahat po narito mga awit, manunugtog, sa ating minamahal na mga kapatiran, magayon sa ating live webcast, Luzon, Visayas, Mindanao, na patuloy pong umatabay at anunod sa gawain ng ating mahal na Panginoon, isang mapagpala pong hapon sa ating lahat. Palapakan natin minsan na pamuli ang ating mahal na Panginoon. Hallelujah. Basahin po natin mga minamahal yung ating talatang aking pinagkit kanina. Praise the Lord. Dito po sa Kawikaan, Kapitulo 14, ang talata po ay 35. Ang lingap ng hari ay sa lingkod na gumagawa na may kapantasan. Ngunit ang kanyang puot ay magiging laban sa nakahihiya. Amen. Amen. Pagpalain po ng Diyos sa kanyang banal salita, God bless po sa ating mga kapatid. Ang ating paksa, mga minal, pamangatan po natin, ang lingap ng Diyos ay nasa matalinong lingkod ng ating mahal na Panginoon. Kaya po ng ating binasang talata, mga minamahal, the king's favor is toward a wise servant. Amen? Sa makatuwid, mga minamahal ko, kapag tayo po pala ay gumagawa na mayroong kapantasan, katulad po ng hari, sabi ng Biblia, ang kanyang lingap ay nasa kanyang lingkod na gumagawa ng may kapantasan. Amen? Ha? Kapag tayo po pala ay gumagawa ng may kapantasan, sabihin, may katalinuhan sa paningin ng ating pinakamamahal na Panginoon, praise God, ang pagpapala ng Diyos ay kanyang ipinagkakaloob. Amen? Kaya nga ang ating paksa, ang lingap ng Diyos ay nasa matalinong lingkod. Kapag tayo po pala ay gumagawa ng may kapantasan ayon sa kalooban ng ating mahal na Panginoon, sabi ng Biblia, ang pagpapala ng Diyos ay kanyang ipinagkakaloob. Doon, mga minamahal ko, sa matalinong lingkod niya na nagpapalugod sa kanya. Amen? Lahat magsabi ng praise the Lord.
Kinakailangan mga minamahal ko upang maging ganap ang ating katalinuhan sa harap ng Diyos upang tayo po'y maging pantas. At ang kanyang lingap, ito po ay makuha natin. Kinakailangan mga minamahal ko, sabi ng Biblia, ibinibigay yan ng ating mahal na Panginoon sa kanyang matalinong lingkod na nagpapalugod sa kanya. Kinakailangan po pala muna tayo magpalugod sa ating dakilang Diyos. Amen. Kailangan makuha natin yung kanyang atensyon. Kailangan makuha natin yung kanyang habag, yung kanyang awa, upang yung lingat ng Diyos, ito po ay ating makamtan. At pagsabi ng praise the Lord, ha? Sabi nga rito mga minamahal ko, sa Proverbs chapter 16 verse 7, sabi rito, pagkang lakad ng tao ay nagpapalugod sa Diyos, kanyang gagawing tiwasay ang kanyang lakad, maging ang kanyang mga kaaway. No, kapag ang lakad pala ng tao, mga minamahal ko, ay ito po ay nakapagpapalugod sa Diyos, yung kanyang lakad ay magiging matiwasay. Ibig sabihin, magiging pagpapala para sa kanya. Sapagkat yung lingat ng Diyos ay nasa kanya. Kapag ang isang tao po ay ang kanyang lakad, ito po ay nagpapalugod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Yung kanyang lakad ay magiging matiwasay. Sabi ng Biblia, magiging yung kanyang mga kaaway ay magiging maayos, magiging matiwasay, ibig sabihin magiging mabait sa kanya. Basahin po natin mga minamahal ko dito po sa Proverbs chapter 16 verse 7. Idagdag po natin. Dito sa Proverbs chapter 16 verse 7, pagka ang mga lakad ng tao ay nakapagpapalugod sa Panginoon, kanyang tinitiwasay sa kanya pati ng kanyang mga kaaway. Amen. Palapakan natin ang ating mahal na Panginoon. No, kapag tayo po pala ay nakapagpapalugod sa Diyos, mga minamahal ko, sabi nga, bilang isang matalinong lingkod, nalulugod ang ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Sabi ng Biblia, kanyang ipinagkakaloob yung pagpapala ng ating dakilang Diyos. At sabi mga minamahal ko, maging ang kanyang lakad ay magiging matiwasay sa harap ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya kinakailangan mga minamahal ko, sabi ng Biblia, kinakailangan mo po pala muna tayong magpalugod sa ating pinakamamahal na Panginoon upang ang lingap ng Diyos, ito po ay ating makamtan. Amen? Makuha natin yung kanyang atensyon, makuha natin yung kanyang awa, yung kanyang habag, mga minamahal ko, ito po ay makuha natin sapagkat ang purpose, mga minamahal ko, kung bakit tayo dumadalo sa gawain ng mahal na Panginoon, para makuha natin yung lingap ng Diyos. Amen? At magsabi ng praise the Lord. Hindi sa ano bang paraan pa mga minamahal ko. Walang ibang layunin kung bakit tayo dumadalo sa gawain ng mahal na Panginoon para yung lingap ng Diyos makamtan natin. Amen? Sapagkat sabi nga mga minamahal ko, sa paano paraan tayo mga minamahal ko makapagpapalugod sa Diyos tulad po ng ating ginagawa mga minamahal ko. Sabi ng Biblia, tayo po'y sumasamba sa Diyos. Unang-una, sabi ng Biblia, inihahandog natin ang ating mga sarili na isang haing banal. Amen? Buhay. Sabi ng Biblia, na ito po'y kaaya-aya sa paningin ng ating pinakamamahal na Panginoon. Yan po'y nasa Roma chapter 12 verse 1. Kapag tayo po'y sumasamba sa Diyos, mga minamahal ko, ating inihahandog ang ating mga sarili, unang-una, sabi ng Biblia, bilang isang haing buhay, banal. Sabi ng Biblia, nakaaya-aya sa Diyos na sa nating katapatang pagsamba sa ating mahal na Panginoon. Yan po yung unang-unang ginagawa natin para ang Diyos ay malugod sa atin. Kapag tayo sumasamba sa Diyos, ano ba yung ating ginagawa dito? Mga minamahal ko, tayo po, unang-una, tayo po ay nagpupuri sa ating mahal na Panginoon. Amen? Nakikinig tayo ng mga buhay na patutuo. Dahil yan po yung mga himala ng Diyos, mga minamahal. Amen? Sabi ng Biblia, ang mga himala ng Diyos, yan po'y hindi galing sa tao. Yan po'y galing sa Diyos. Amen? At yung pakikinig natin ng salita ng ating pinakamamahal na Panginoon. Sa gayong bagay, sabi ng Biblia, tayo po ay nagpapalugod sa Diyos. At pagsabi ng praise the Lord, kapag tayo po'y nakapagpalugod sa ating mahal na Panginoon, sabi ng Biblia, mga minamahal, sabi ng Proverbs 3 verse 4, ang lingap ng Diyos, sabi ng Biblia, tayo po ay makasumpong ng lingap sa paningin ng ating mahal na Panginoon. Kaya itong ginagawa natin ito, mga minamahal ko,
Ang inahanap natin dito yung lingap ng Diyos, yung awa at habag ng ating mahal na Panginoon, yung presensya ng Diyos, mga minamahal ko, lahat magsabi na praise the Lord. Amen? Kaya kapag naramdaman mo yung presensya ng mahal na Panginoon, naramdaman mo yung lingap ng ating pinakamamahal na Panginoon. Lahat magsabi ng praise the Lord. Ha? Sabi nga rito mga minamahal, kapag tayo po ay nakapagpalugod sa Diyos, praise God, sa paraan ng ating pagsamba, na may pagpupuri sa ating mahal na Panginoon sa Kristo, meron tayong pakikinig ng mga patotoo. Hindi natin hinahayaan na hindi natin mapakinggan kahit paulit-ulit yan. Lagi tayong nakikinig, mga minamahal, sabi ng Biblia, sa pamamagitan ng ating pakikinig, diyan tayo nagkakaroon ng totoong pananampalataya sa ating mahal na Panginoon. Faith coming by hearing and hearing by the Word of God. Amen. Sa mga salita ng Diyos, mga minamahal ko, importante. Sapagkat ang ginagawa natin dito, tayo po'y nagpapalugod sa Diyos upang kanyang lingap, ito po ay makamtan natin. Amen? At ang sabi mga minamahal, kapag ating po nasupungan, kapag tayo po'y nakapagpalugod sa Diyos, sabi ng Biblia, tayo po'y mga kasumpong ng lingap sa paningin ng Diyos. Basahin po natin ang Proverbs chapter 3 verse 4. Praise the Lord. Dito po sa Kawikaan, Kapitulo 3, talatang 4, sa gawi, makasumpong ka ng lingap at mabuting kaunawaan sa paningin ng Diyos at ng tao. Amen. Amen. Sa gawi, makasumpong ka ng lingap sa paningin ng Diyos at ng tao. Eh, napakahalaga po ng ginagawa natin dito. At pagsabi ng praise the Lord, kapag tayo po'y nakasumpong ng lingap sa paningin ng Diyos, sabi ng Biblia, anuman ang iyong hingin, anuman ang iyong mga panalangin, tatanggapin natin. Amen? Sapagkat ginagawa natin ang mga bagay na kalugod-lugod sa paningin ng ating mahal na Panginoon. O, hindi tayo lugi. Yung lugi, yung hindi pinahalagahan yung kanyang ginagawang paglilingkod sa Diyos. Hindi siya nakasumpong ng lingap ng ating mahal na Panginoon. Kaya nga sabi rito mga minamahal ko, kung tayo po'y nakasumpong ng lingap ng Diyos, anuman ang ating ihingin, anuman ang ating mga panalangin, basahin po natin ang 1 John chapter 3 verse 22. Praise the Lord. Dito po sa 1 John chapter 3 verse 22. At anumang ating hingin ay tinatanggap natin sa kanya, sapagkat tinutupad natin ang kanyang mga utos at ginagawa natin ang mga bagay na kalugod-lugod sa kanyang paningin. Amen. Amen. Isang malakas sa palakpak sa ating mahal na Panginoon. Ano man yung ating hingin, sabi ng Biblia, ano man ang ating mga panalangin sa mga oras na ito. Sabi ng Biblia, mga minamahal ko, kapag ginagawa natin ang mga bagay na kalugod-lugod sa Diyos, ito po ay tatanggapin natin. Amen? Sapagkat tayo po'y nakasumpong ng lingap ng ating pinakamamahal na Panginoon. Sabi nga ng Hebreo chapter 10, verse 36, after you have done the will of God, pagkatapos mo magawa ang kalooban ng Diyos, tatanggapin mo yung mga pagpapala ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Amen? Kaya, isang napakalaking pagpapala, mga minamahal ko, kapag tayo po'y nasa banal na gawain ng ating dakilang Diyos. Tatagsabi ng praise the Lord. Kaya sabi rito, mga minamahal ko, kailangan lamang yung ginagawa nating pagpapalugod sa Diyos, mga minamahal ko, ito po ay ginagawa natin na may buong katapatan. Amen? Ito po ay ginagawa natin na may buong kapantasan. Sapagkat kung hindi, mga minamahal ko, sabi ng Biblia, matutulad lamang tayo kay Cain. Si Cain, siya po'y naghandog sa Diyos bilang pagpapalugod niya sa harap ng ating mahal na Panginoon. Pero anong nangyari kay Cain? Hindi tinanggap ng Diyos, hindi nilingap ng Diyos yung kanyang handog. Bakit? Siya po'y gumawa, mga minamahal ko, na may kamangmangan sa harap ng ating mahal na Panginoon. Kaya ito pong ating ginagawang ito, mga minamahal, kinakailangan lamang yung ginagawa nating pagpapalugod sa Diyos ay ito po ay maging kinakailangan, ito po ay buong katapatan natin. No, ginagawa natin ito na may buong katapatan, may buong katalinuhan, may buong kapantasan. Sabi ko nga mga minamahal ko, sapagkat kung hindi magagawa mga bagay ito, kung hindi mangyari ito, kung hindi mga minamahal ko, sabi ng Biblia, ay matutulad lamang tayo kay Cain. Hindi katulad ni Abel, mga minamahal ko, praise God, na gumawa na may kapantasan, kaya yung kanyang handog, na bilang pagpapalugod sa Diyos, sabi ng Biblia, ito po ay nilingap ng ating pinakamamahal na Panginoon. Basahin natin mga minamahal ko sa Genesis chapter 4,
Verse 3 up to 5. Praise the Lord. Dito po sa Genesis Kapitulo 4, talatang 3 hanggang 5. At nangyari, nang lumalakad ang panahon, ay nagdala si Cain ng isang handog ng mga bunga ng lupa sa Panginoon. At nagdala rin naman si Abel ng mga panganay ng kanyang kawan at ng mga taba ng mga yaon. At nilingap ng Panginoon si Abel at ang kanyang handog. Natapot hindi nilingap si Cain at ang kanyang handog. At nag-init na mainam si Cain at namanglaw ang kanyang mukha. Amen. Amen. Oh, hindi nilingap ng Diyos yung handog na inalay ni Cain, mga minamal ko. Bakit po? Sapagkat hindi siya gumawa ng may katalinuhan, may kapantasan. Kaya nga, kinakailangan, mga minamal ko, yung ginagawa nating pagpapalugod sa Diyos, ito'y ginagawa natin na may buong katapatan. At pagsabi ng praise the Lord, may buong katalinuhan. Dahil ang hinahanap natin dito, mga minamahal ko, yung habag at awa, yung atensyon ng ating mahal na Panginoon upang makamtan natin yung lingap ng ating mahal na Panginoon. Amen? Sapagkat lahat tayo may mga kanya-kanya mga panalangin. Lahat tayo may mga hinihiling sa Diyos. Ututusin, mga minamahal ko, ang mahal na Panginoon walang kailangan sa atin. Pero tayo, napakarami nating pangangailangan. Napakarami nating hinihiling sa ating mahal na Panginoon. Pero kinakailangan lamang, mga minamahal ko, upang makalugdan ng Diyos yung ating mga hinihiling, mga minamahal ko, sabi ng Biblia, maging katulad tayo ni Abel, na gumawa ng may kapantasan. Praise God. Kaya yung kanyang handog, mga minamahal ko, bilang pagpapalugod niya sa Diyos, ito po ay nilingap ng ating mahal na Panginoon. Amen? Hindi katulad ni Abel, mga minamahal ko, sapagkat siya po'y gumawa ng may kamangmangan sa harap ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya nga, kung babalikan natin yung ating key verse, mga minamahal sa chapter 35, mga minamahal ng Proverbs chapter 14, verse 35, sabi diyan, ngunit ang kanyang puot ay magiging laban sa nakaihiya. Nandun po sa last sentence po yan. Kaya napakahalaga, mga minamahal ko, na itong ginagawa nating pagpapalugod sa Diyos, ito po ay maging katanggap-tanggap. Amen? Maging kaaya-aya, maging kalugod-lugod sa kanyang paningin, mga minamahal ko. Kaya kinakailangan, mga minamahal ko, itong ating ginagawang pagpapalugod sa Diyos, ito po ay gawin nating may buong katapatan sa ating mga puso. Na tayo po ay nagpupuri sa Diyos na may buong galak, buong pagpupunyagi, sapagkat ang ating pinupuri dito, mga minamahal ko, walang iba kundi ang Diyos na nagpagaling ng ating mga karamdaman, ang Diyos na naglitas ng ating mga problema, ang Diyos na nagbago ng ating buhay. At pagsabi ng praise the Lord. Amen? Kaya nga sabi rito, mga minamahal, sa Ecclesiastes chapter 5 verse 1, sabi rito, ingatan mo ang iyong paa pagka ikaw ay nasa bahay ng Diyos, sapagkat ang paglapit upang makinig ay maigi kaysa magbigay ng hain ng mga mangmang, sapagkat hindi nila nalalaman na sila'y nagsisigawa ng kasamaan. Amen? Kaya kapag tayo po'y nasa bahay ng Diyos, pakaingatan natin ang ating mga paa. Dahil tayo po ay totoong nagbibigay palugod sa Diyos. At ang sabi ng Biblia, mga minamahal ko, ang lingap ng Diyos ay nasa matalinong lingkod doon sa nagbibigay ng palugod sa Kanya. Amen? At pagsabi ng praise the Lord, kaya nga sabi ng Biblia, mga minamahal ko, sabi rito, ang musmos, sabi rito, pinaniniwalaan ng musmos ang bawat salita ng Diyos. At siya tinitingnang, sabi rito, at siya tumitingin mabuti sa kanyang lakad. No, basahin natin dito po sa Proverbs chapter 14, verse 15. Proverbs chapter 14, verse 15. Pinaniniwalaan ng musmos ang bawat salita, ngunit ang mabait ay tumitinging mabuti sa kanyang paglakad. Amen. Amen. No? Pinaniniwalaan ng musmos ang bawat salita ng Diyos. No? Sabi ng Biblia, ngunit ang mabait ay tumitinging mabuti sa kanyang lakad. Ha? Siya'y tumitingin ng mabuti sa kanyang lakad. Tinitingnan niyang mabuti yung kanyang lakad, mga minamahal ko, upang huwag po siyang magkasala sa harap ng ating mahal na Panginoon. Dahil sayang yung kanyang pagbibigay palugod sa Diyos kung hindi rin naman lilingapin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Lahat magsabi ng praise the Lord. Kaya nga sabi, ingatan mo yung paa pagka ikaw ay nasa bahay ng Diyos. Dahil ang inahanap po rito, mga minamahal ko, yung atensyon ng mahal na Panginoon. Ang inahanap po rito yung muka ng ating mahal na Panginoon. Yung kanyang habag at yung kanyang awa
Dahil kapag naramdaman mo ang kanyang habag, ang kanyang awa, mga minamahal ko, praise God, sabi ng Biblia, natitiyak mo na yung lingap ng Diyos ay iyong nakamtan. Amen. At pagsabi ng praise the Lord, kaya sabi ng Biblia, mga minamahal, tinitignan niya mabuti ang kanyang lakad upang huwag siyang magkasala sa paningin ng ating dakilang Diyos. Sabi ng Psalms 119, verse 11, mga minamahal ko, iniingatan niya ang mga salita ng Diyos, praise God, upang huwag siyang magkasala. Ha? Basahin natin, mga minamahal ko, dito po sa Psalms. Dito po sa Awit 119, talatang 11. Ang salita mo'y aking iniingatan sa aking puso upang huwag akong magkasala laban sa iyo. Amen. Palapakan natin ang ating mahal na Panginoon. No? Ang salita mo'y iniingatan ko sa aking mga puso. Hindi lamang niya basta pinakikinggan ang salita ng ating mahal na Panginoon, kundi iniingatan niya sa kanyang puso, mga minamahal ko. Sabi ng Biblia, upang huwag siyang magkasala sa paningin ng ating mahal na Panginoon. At pagsabi ng praise the Lord, sapagkat sinabi ng Biblia, mga minamahal, may puot. Sabi ng Biblia, ngunit ang kanyang puot ay magiging laban sa nakahihiya. Doon po yung sa last sentence natin kanina sa ating key verse, may puot ang Diyos. Doon po sa mga magiging laban sa nakahihiya. Kaya kanyang iniingatan ng kanyang lakad, mga minamahal, sabi ng Biblia, upang huwag siyang magkasala. Siya'y tumitingin mabuti sa kanyang lakad, mga minamahal ko. At tinitingnan niya ito mabuti, mga minamahal ko, sabi ng Biblia, upang huwag siyang magkasala. Kanyang iniingatan ng salita ng Diyos sa kanyang puso, mga minamahal ko, para huwag siyang magkamali, huwag siyang magkasala sa harap ng ating mahal na Panginoon. Palapakan natin ang ating dakilang Diyos. Sabi nga ng Psalms 19 verse 16, ang nag-iingat ng utos ay nag-iingat po ng kanyang kaluluwa. Amen? Eh kapag iniingatan natin ang mga salita ng Diyos, habang patuloy po nating iniingatan ito mga salita ng Diyos, mga minamahal ko, kanyang mga palatuntunan, praise God, ah, sabi ng Biblia, tayo po'y nahalintulad sa isang punong kahoy na itinanim sa siping ng agos ng mga tubig. No, habang patuloy po nating iniingatan itong mga salita ng Diyos, habang patuloy natin itong pinahalagahan, iniingatan natin sa ating mga puso, mga minamahal ko, mga salita ng ating mahal na Panginoon, sabi ng Biblia, hinalintulad tayo sa isang punong kahoy na itinanim sa agos ng mga tubig. Sabi ng Biblia, na nagbubunga sa kapanahunan at ang kanyang dahon ay hindi nalalanta, sabi ng Biblia, at anuman ang kanyang gawin, siya po ay giginhawa. Amen. At pagsabi ng praise the Lord, bakit? Sapagkat yung lingap ng Diyos ay nasa kanya. Amen. Andyan pa ba kayo, mga minamahal? At magsabi ng praise the Lord, sabi ng Psalms chapter 1 verse 3, ha? Nahilintulad tayo sa isang punong kahoy. Basahin po natin. Dito po sa Awit chapter 1 verse 3, ay siya magiging parang punong kahoy na itinanim sa siping ng mga agos ng tubig, na nagbubunga sa kanyang kapanahunan, ang kanyang dahon na may hindi malalanta, at anumang kanyang gawin ay giginhawa. Amen. Amen. Anuman ang kanyang gawin, siya po ay giginhawa. Lahat magsabi ng praise the Lord. Sapagkat ang Diyos, mga minamahal ko, na nangako na kapag tayo po, mga minamahal, ay gumagawa ng may kapantasan, sabi ng Biblia, tayo po ay nakasumpong ng lingap sa paningin po ng ating mahal na Panginoon. Amen? Ano man ang ating gawin, sabi ng Biblia, katulad tayo ng isang punong kahoy na itinanim sa sipi ng agos ng tubig, yung kanyang dahon ay hindi nalalanta, kahit napakaraming problema, napakaraming pagsubok, napakaraming gawa ng kaaway ng Diyos, hindi po yan matitinag. Amen? Hindi basta-basta yan mawawala sa paglilingkod sa Diyos. Amen? Sapagkat nahalintulad sa isang punong kahoy na tinanim sa agos ng tubig, sabi ng Biblia, sa kapanahunan, siya po ay magbubunga at yung kanyang dahon, hindi po yan malalanta. Mananatiling nakatayo, matatag sa paglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Bakit? Sapagkat yung lingap ng Diyos ay mananatili sa kanya. Habang patuloy niyang iniingatan itong mga salita ng Diyos, habang patuloy niyang pinahalagahan ang mga salita ng ating mahal na Panginoon. Mga minamahal, sabi ng Biblia, anuman ang kanyang gawin, siya po ay giginhawa. At magsabi ng praise the Lord, sapagkat may Diyos na nangako, mga minamahal ko,
na kapag ginagawa natin, mga minamahal ko, ang kanyang mga kautusan, na may kapantasan, no? Kapag tayo gumagawa na may kapantasan, sabi ng Biblia, mananatili sa atin yung lingap ng ating mahal na Panginoon. Amen? At pagsabi ng praise the Lord, ang Kristiyanong laging nasa paglingap ng ating mahal na Panginoon, laging nasa paglingap sa paningin ng Diyos, mga minamahal ko, siya po ay laging nagagalak sa kanyang ginagawang paglilingkod sa Diyos. Amen? Parang hindi kayo nagagalak, mga minamahal. At pagsabi ng praise the Lord, ang Kristiyanong nasa paglingap ng ating mahal na Panginoon, tandaan po natin, mga minamahal ko, siya po ay laging nagagalak sa kanyang ginagawang paglilingkod sa Diyos. Kahit napakaraming problema, kahit napakaraming pagsubok, kahit napakaraming mga distraction, sabi ng Biblia, siya po ay lagi nagagalak sa kanyang ginagawang paglilingkod sa Diyos. Sapagkat kontento na siya, mga minamahal ko, na meron siyang Diyos na karamay. Amen? Meron siyang Diyos na nagmamalasakit sa kanya. Amen? Kaya napakahalaga at napaka-importante na sa tuwing na kapag tayo may pagtitipon, makuha natin yung atensyon ng Diyos. Makuha natin yung habag ng Diyos. Makuha natin yung awa ng mahal na Panginoon. Sapagkat nandun yung lingap ng Diyos, mga minamahal. At pagsabi ng praise the Lord, kaya ang Kristiyanong, mga minamahal ko, lagi nasa paglingap sa paningin ng Diyos, siya po ay lagi nagagalak. Amen? Kahit nasa pagsubok yan, nakangiti pa rin yan. Amen? Kahit may mga problema yan, nakangiti pa rin yan. Handang iabot yung kamay upang makipagkamay sa kanyang kapwa manampalataya. Hindi mo makita yung kanyang kalungkutan, hindi mo makita yung kanyang mga problema. Bakit? Sapagkat galak na galak siya, alam niya, mga minamahal ko, kontento na siya na meron siyang Diyos na karamay. May Diyos na nagmamalasakit sa kanya. Amen? At pagsabi ng praise the Lord, basahin natin, mga minamahal ko, sa Proverbs chapter 6, verse 22. At pamaya isunod natin ang Psalms 121, verse 3 up to 5. Dito po sa Kawikaan, Kapitulo 6, talatang 22. Pagka ikaw ay lumalakad, papatnubay sa iyo. Pagka ikaw ay natutulog, babantay sa iyo. At pagka ikaw ay gumigising, makikipag-usap sa iyo. Amen. Amen. Let me say, praise the Lord. Basahin pa natin ang Psalms 121, verse 3 and 4. Dito po sa awit, chapter 121, verse 3 up to 5. Hindi niya titisin ang paa mo'y makilos. Siyang nag-iingat sa iyo ay hindi idlip. Narito siyang nag-iingat ng Israel ay hindi idlip ni matutulog man. Ang Panginoon ay tagapag-ingat sa iyo. Ang Panginoon ay lilimos sa kanan. Amen. Amen. Palapakan natin ang ating mahal na Panginoon. Kaya ang Kristiyano, mga minamahal ko, na lagi nasa paglingap sa paningin ng Diyos, lagi yan nagagalak. Amen. Kahit maraming problema yan, talaga nagagalak pa rin yan. Kahit maraming pagsubok sa buhay niyan, nagagalak pa rin yan. Amen? Sapagkat kontento na siya na merong Diyos, mga minamahal ko, na meron siyang Diyos na karamay niya. May Diyos na nagmamalasakit sa kanya. Sabi nga na binasa natin, mga minamahal ko, pagka ikaw ay lumalakad, papatnubay siya sa iyo. Pagka ikaw ay natutulog, magbabantay siya sa iyo. Amen? Pagka ikaw ay gumigising, makikipag-usap sa sayo. Napakabuti ng mahal na Panginoon. Amen? Sabi ng Psalms, natin binasa talata, mga minamahal ko, hindi niya kailanman titiisi makilos ang iyong mga paa. Sabi ng Biblia, na siyang nag-iingat sa iyo, hindi po siya iidlip ni matutulog man. Yan po yung Diyos na ating pinaglilingkuran. Yan po yung Diyos natin na pinag-aalayan ng ating pagsamba sa mga sandaling ito. At pagsabi ng praise the Lord, siya po yung Diyos natin ng minamahal na tayo po'y nagpapaabot ng pagpapalugod, mga minamahal ko. Sabi ng Biblia, hindi po siya matutulog. Hindi siya iidlip, hindi niya hayaan makilos ang iyong mga paa sapagkat siyang Diyos na nag-iingat sa iyo, ang Panginoon ay lilim mo sa iyong kanan. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. At pagsabi ng praise the Lord, kaya ang totoong Kristiyano, mga minamahal ko, na lagi nasa paglingap ng paningin ng Diyos. Hindi mo mabakas sa mukha niya na yan ay may problema.
Hindi mo baka sa mukha yung nawala yung pera. Kahit walang pera, nakangiti pa rin yan. Amen? At pag sabi ng praise the Lord, hindi mo baka sa kanya nasa pagsubok, nasa problema mga minaman sapagkat nagagalak siya, sapagkat alam niya, may Diyos na nagmamalasakit sa kanya. May Diyos na nagmamahal sa kanya. May Diyos na karamay niya araw at gabi na nagbabantay sa kanya, maging sa kanyang pagtulog, maging sa kanyang paggising, nag-iingat sa kanya. Amen! At pagsabi ng praise the Lord, sa uling talata, sabi ng Biblia, ang Diyos po ay hindi tao nagsinungaling. Sabi ng Biblia, sinabi ba niya at hindi niya gagawin? Sa uling talata, basahin po natin. Dito po sa Aklat ng Bilang, chapter 23, verse 19. Bilang kapitulo 23, talatang 19. Ang Diyos ay hindi tao na magsisinungaling, ni anak ng tao na magsisisi. Sinabi ba niya at hindi niya gagawin? O sinalita ba niya na hindi niya isasagawa? Amen. Amen. Ang Diyos po ay hindi tao na nagsinungaling, sabi ng Biblia. Kaya lahat ng pangako ng Diyos, mga minamahal ko, sa lahat na gumagawa ng mga anak niya na may kapantasan, tandaan po natin, mga minamahal ko, habang tayo po'y nagpapalugod sa Diyos sa paraan ng ating pagsamba, na kung saan hinahanap natin palagi ang mukha ng Diyos, hinahanap natin palagi ang atensyon ng mahal na Panginoon, ang kanyang awat, ang kanyang habag, sabi ng Biblia, ang kanyang lingap ay mananatili sa atin magpakailan kailanman. Amen! At pagsabi ng praise the Lord, yan po'y gagawin ng Diyos sapagkat sinalita yan ng ating mahal na Panginoon. Sabi ng Biblia, sinalita ba niya at hindi niya gagawin o hindi niya isasagawa? Yan po'y isasagawa ng ating mahal na Panginoon sapagkat nalulugod ng Diyos sa mga taong nagbibigay palugod sa Kanya na mayroong kapantasan, mayroong katalinuhan sa harap ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen! Tayo po'y umawit, tayo po'y magpuri sa ating dakilang Diyos. Hallelujah! God bless you po mga minamahal. Purihin natin ang ating malapain. Awitin po natin yung Amang mapagmahal. Sapagkat ang ating Diyos na pinaglilingkuran ay totoo mapagmahal. Hallelujah! Ang kanyang lingap ay hindi niya inaalis sa mga pantas, sa mga matalinong lingkod niya, gaya ng kanyang mga anak. Saan man ako ay kailagi ko kapiling iningat ang kilalat tuyang ng landasin nalala mo aking kakaibig maging ang aking dati. Yes, hallelujah! Sa pagtulog, magbibig sa pagbibisi. Ika'y lagi na kasing sa akin. Tulad ng isang bata, ako'y ninarating minamahal. At natin ang lingot ng ating dakilang Diyos. Pasasalamat, iyahan ko ang iyong aking buhay. Tulad mo ko na tumatang na ayon sa iyong kahubawan. Sa bawat takbang ko, iyong iparapat upang hindi na mawalay pa.
na ayaw sa iyo kahulugan. At sa bawat hakbang ko, iyong iparamdam ka sa kalina. Mawalay pa rito man tuyo. Uma, mapagmahal ka sa luya. Awis na masasalam. Kasiyahan ang mga minawan ko na lagi nasa paglingap ng ating pinakamamahal na Panginoon. Siya po ay lagi nagagalak kahit nasa problema yan. Kahit nasa pagsubok yan. Ang kagalakan na hindi mawawala sa kanyang puso. Sapagat alam niya, mga minamahal ko, at siya'y contento na may Diyos siyang karamay. Amang mapagmahal ang ating dakilang Diyos. Hallelujah. Oh God. Isang Diyos na lagi nagmamalasakit sa atin. Tiyakin lamang natin, mga minamahal ko, na habang tayo nakapagpapalugod sa Diyos, ito po'y ginagawa natin na may buong katapatan ng ating mga puso. Dahil kung hindi matutulad lamang tayo kay Abel, hindi nilingap yung kanyang ay Kain, mga minamahal, hindi nilingap yung kanyang handog sapagkat siya po'y gumawa ng may kamangmangan sa harap ng Diyos. Pero Kristiyanong nasa paglingap ng paningin ng Diyos, ano man ang kanyang tinataglay na problema, ano man kanyang mga karamdaman, ano man kanyang mga problema, ano man kanyang mga pagsubok na pinagdadaanan, ang kagalakan sa puso niya lagi nanging ibabaw. Lagi siya natutuwa, mga minamahal ko, sapagkat may Diyos siyang karamay. May Diyos na nagmamalasakit sa kanya. Hallelujah! Nais ko ikaw iwit na. Hallelujah, hallelujah. God is Jesus. Iyano. Oh,
sa ating mahal na Panginoon. Sabi ng Biblia, tayo po nakasumpong ng lingap ng Diyos. Sabi na binasa natin talata, anuman ang ating hingin, anuman ang ating mga dalangin, ito'y ating tatanggapin. Sapagkat ginagawa natin ang mga bagay na kalugod-dugod sa Diyos. Kaya anuman ang ating mga panalangin sa oras na ito, tatanggapin natin, mga minamahal ko. Una-una, ginawa natin ang kalooban at siyang nakakalugod sa Diyos. Hallelujah. Tayo manalangin, mga minamahal, sa ating mga pangailangan sa oras na ito. Papagpala po namin, Ama Diyos, na makapagriyan sa lahat sa pangalan ni Jesus. Mahal na Panginoon, sa oras na ito, Diyos, kami lumalapit sa trono ng biyaya sa kalangitan. Kami patuloy na nagpapakumbaba, mahal na Panginoon, aming itinataas, aming inuunat ng aming kamay, mahal na Panginoon, na patuloy kami nagsusumamo sa iyo, Diyos. Patuloy mo kami kahabagan, patawarin sa lahat ng aming mga pagkukulang. Sa lahat ng aming mga kapintasan, anuman ang aming mga kamalian, O Diyos, patawarin mo kami, mahal na Panginoon. Minsan na po, O Diyos, sa oras na ito, abutin mo lahat na pangailangan ng iyong mga anak, mahal na Panginoon. Pagpalain mo po sila, O Diyos. Tugunin mo ka lang mga panalangin, pagaling mo ka lang mga karamdaman, lutasin mo bawat problema, mahal na Panginoon. Alisin mo lahat, mahal na Panginoon, ng mga kahinaan, kapintasan ng iyong mga anak, O Diyos. Sa makapangyarihan, pangalan ni Jesus, aming dalangin, in Jesus' name. Ipatong po natin mga minamahal ating kamay sa patin ating katawan na may karamdaman. Ang isang kamay lagi po natin sa ating mga ulo. Kung tayo po may mga problema, dalawang kamay taas, mga minamahal tayo manalangin. Papagpala po namin Ama Diyos na makapangriyan sa lahat sa pangalan ni Jesus. Sa pangunat panalangin ng aming beloved pastor, sa Dalmeda, aming sama-samang sinasaway. Lahat po nagawa ng kamay sa aming buhay, di po niyo makaramdaman ng kebitabitis, cancer, asthma, sakit sa puso, ano mo rin karamdaman, kasot-kasot, ito may din of Jesus, promise of his soul, by his begun, in Jesus' name. Hallelujah! Kasot-kasot in the mighty name of Jesus. Be blessed right now in the mighty name of Jesus. Amen and amen. Praise the Lord. Purihin po natin ang ating mahal na Panginoon, mga minamahal tayo po'y tatalon. Ilang appreciation, sabi ng Biblia, mga minamahal tayo po'y lumundag na may kagalakan sapagkat malaki ang ganti sa atin sa langit, mga minamahal. Amen? Tayo po'y tatalon. Jump three times and shout hallelujah, praise the Lord. Sabay-sabay po tayo mga minamahal. Wala pong magbibiro, praise the Lord. Sabay-sabay po tayo. Hallelujah! 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 Praise the Lord! Praise the Lord! Praise the Lord! Purihin po ang dakilang Diyos. God bless you po mga minamahal. Salamat sa ating dakilang Diyos sa kanyang mga salita. We love you the Lord. Father loves you more. At tayo po ituloy-tuloy pa.